Good morning! Magandang umaga at magandang araw sa lahat ng ating mga sumusubaybay at tumatangkilik sa ating daily devotional. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Napakabilis po ng araw. At ikatatlo ng Marso 2023. Ito ang inyong kasama, Pastor Rene Alog, sa ating Friday broadcast ng ating daily devotional. Again, bumabati po ako sa lahat ng daan-daan at mga libu-libong mga sumusubaybay. Walang sawang sumusubaybay at tumatangkilik sa ating Lunes hanggang Sabado na pag-aaral ng salita ng Diyos mula po sa North America, South America, sa Europe, sa Africa, Central Africa, mga sumusubaybay po sa atin, sa Middle East, sa Asia, particularly po sa Japan, dito po sa Hong Kong at Macau, China, sa Singapore, sa Malaysia at Indonesia, at siyempre, yung napakarami ding sumusubaybay sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa ating lahat. At bago ko po i-present ang magandang topic natin ngayon, ay inaanyayahan ko muna ang bawat isa na samahan ako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. Our God in heaven, ang aming Diyos na mapaghimala, ang aming Diyos na nagpapagaling sa amin, ang aming Diyos na tapat na nagbibigay ng pangangailangan namin, nagpapatnubay, nagpapalakas, nagbibigay kagalakan at kapayapaan, ang aming Diyos na laging nandyan kahit na anong sitwasyon at sirkumstansya namin sa buhay. Pagpalain niyo muli ang araw na ito, ang pag-aaral ng inyong salita. Tatanggapin namin ang mga ito at nawa maunawaan namin at matanggap namin ang challenge ng iyong word ngayong araw na ito. At muli, lumalapit kami, nagpapakumbaba sa iyo. Nagsusumamo, humihingi ng patuloy mong paglilinis at pagpapatawad sa amin. Salamat sa inyong pagpapala na kami ngayon ay muling tatanggap ng biyaya ng inyong salita. Pagpalain niyo ang lahat ng aming pag-uusapan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Purihin ang Diyos. So, welcome po sa ating daily devotional. At sa lahat ng mga ngayon lamang nag-tune in sa ating program, welcome. At ito pong ating programa ay sabay na napapanood sa Facebook at sa YouTube, no? Mapapanood po tayo sa JLG online sa Facebook page. Please follow, like, share, and tag your Facebook friends. Kung nasa JLG online YouTube channel naman kayo, please subscribe. Click the notification bell and don't forget to click the like and share buttons. Maraming salamat po at maasa tayo ng dakilang pagpapala sa ating pag-aaralan ngayon. Purihin ang Diyos. Okay, so ang ating topic ay pinamagatang The Fruit of Perseverance. Ang bunga, ang resulta ng ating pagtitiis, pagtitiyaga
sa atin pong pakikipagrelasyon sa Diyos. The fruit of perseverance. At babasahin po natin ang 2 Corinthians chapter 4, ayan, verse 1 hanggang 18. So medyo mahaba-haba ng konti ang nakalagay po. Therefore, since through God's mercy, we have the ministry, we do not lose heart. Verse 2, rather, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Let's go to verse 3. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Verse 4. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. Verse 6, for God who said, let light shine out of darkness, made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. 7, but we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair. Verse 9, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. Verse 10, we always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Verse 11, for we who are alive are always given over to death for Jesus' sake, so that this life may also be revealed in our mortal body. 12, so then, death is at work in us, but life is at work in you. 13, it is written, I believe, therefore I have spoken, since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. 14, because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to himself. 15, all this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Let's go to the last three verses. 16, therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. And our last verse. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Blessed be the reading of the word. The whole chapter of 2 Corinthians chapter 4. Yan po ay verses 1 to 18 para bigyan buhay itong ating topic na the fruit of perseverance. At ang nabasa po natin ay encouragement ni Apostol Pablo na hindi na sayang ang kanyang mga pagpapagal
Remember, brothers and sisters, don't underestimate the impact of your faithfulness on future generation. Amen? I repeat, don't underestimate the impact of your faithfulness on future generation. Ibig sabihin, wag maliitin ang epekto ng iyong katapatan sa mga susunod na henerasyon. Alam niyo, lahat ng ating pagtitiis, lahat ng ating pagpupunyagi, lahat ng ating pagtatagumpay ay meron pong epekto sa susunod na henerasyon. Diba? Mag-iiwan tayo ng living legacy. Mag-iiwan tayo ng mga katangian na magiging pagpapala sa susunod na henerasyon. Praise God. At yan po ay mahalaga. Amen? Kaya kung ano man po ang ating mga pinagdadaanan ngayon, ano man ang ating mga challenges sa buhay ngayon, alam po natin na yang lahat ng yan ay meron pong gantimpalang kaakibat, no? May gantimpalang naghihintay sa atin. Praise God. At hindi lamang sa atin, kundi sa susunod na henerasyon. Kaya ang encouragement ko, huwag maliitin ang epekto ng iyong katapatan sa mga susunod na henerasyon. Don't underestimate the impact of your faithfulness on future generation. Hallelujah. Amen. The fruit of perseverance. The Apostle Paul often wrote out about perseverance. If anyone demonstrated endurance, it was Paul. He urged believers not to tire of following Christ, even when persecuted. He'd been beaten, stoned, whipped, driven out of town, shipwrecked, reviled, and abandoned. Despite having 1,000 reasons to be disheartened, he knew his obedience to God was not in vain. Consider the awesome harvest that resulted from the apostles' faithfulness. The gospel spread across the Roman Empire, and the early church grew far beyond the Jewish world. What's more, the seeds all planted by writing his epistles have resulted in billions of lives, including my life, your life, being transformed. And to think that any strength or insight we draw from these letters is fruit of the hardships he endured. Do you realize how impactful your life is? Don't be deceived by Satan's lie that your suffering or obedience will amount to nothing. Your faithfulness to God never goes to waste. Paul didn't know the extent of the fruit God would produce through his steadfast obedience. Neither can you gauge how the Lord will use you. Amen? So, don't lose heart. Don't lose heart. Keep your focus on eternal things, not the hardships of this life. I just want to repeat that line that I have just shared. Keep your focus on eternal things, not the hardships of this life. Because there is fruit
of our perseverance. Amen. And the next generation will benefit on it. The fruit of perseverance. Napakaganda po nitong ating pinag-uusapan. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, madalas, kung babasahin niyo po ang mga liham, mga epistles ni Apostol Pablo, madalas siyang sumulat patungkol sa pagtitiyaga. Kaya nga sabi ko kanina, kung ang sino man ay nagpakita ng pagtitiis, ayon sa Biblia, isa na sa mga matiisin o mapagtiis ay si Apostol Pablo. At isinulat niya, ang ibinahagi niya ang kanyang mga maraming pagtitiis at mga bagay na pinagtiisan na hindi niya alam kung ano ang magiging epekto, basta isinulat lang niya. Pero alam niyo ang epekto, ayon sa kanyang mga isinulat, isinalaysay, na pagtitiis, tayong mga nagbabasa hanggang ngayon, mga nakarang henerasyon, sa ating henerasyon, at kung may darating pang henerasyon, ay tiyak na mapagpapala. Kung mabasa nila ang paglalarawan ni Apostol Pablo sa kanyang pagtitiis. Sapagkat hinimok niya ang mga mananampalataya na huwag magsawa sa pagsunod kay Kristo kahit na pinag-uusig. Itahon ninyo, sa gitna ng mga pag-uusig, sa gitna ng kalupitan na kanyang dinanas, ay nanatili siya, hindi siya nagsawa na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, kahit na ang resulta ng kanyang pagsunod ay pag-uusig. Siya ay binugbog sa kanyang mga salaysay po ano, sa kanyang mga epistles sa mga simbahan. Ikwinento ni Apostol Pablo na siya ay binugbog, siya ay binato, siya ay hinagupit, itinaboy sa labas ng bayan, siya ay broken, siya ay minura, at nakaranas din siyang iniwan siya ng kanyang mga taong inaasahan. Yung aking nabanggit ay ilan lamang sa kanyang mga ibinahaging karanasan sa buhay habang siya ay naglilingkod sa Diyos. Sa kabila ng pagkakaroon ng 1,000 dahilan para masiraan ng loob, alam niya na ang kanyang pagsunod sa Diyos ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ibig sabihin, sa gitna ng kanyang mga pinagdaanan, sa gitna ng napakarami niyang hindi magandang karanasan, at sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming dahilan para panghinaan ng loob, para masiraan ng loob, alam din niya na kung siya ay magtatagumpay sa gitna ng mga pagsubok na ito, ang kanyang pagsunod, pagtitiis at pagtiyaga para sa Diyos ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Tama, sapagkat hanggang ngayon ay nababasa natin kung paano siya nagtiis sa maraming pagkakataon. Amen? Siya ay nagtiis sa lahat ng pag-uusig, sa lahat ng pananakit sa kanya, pisikal at emosyonal. Isaalang-alang ang kahangahangang ani na ibinunga ng katapatan ng apostol
Amen? Sa alang-alang po natin ang naging bunga ng kanyang pagtitiis. Ano po ang kanyang mga naging bunga? Ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos, ay kumalat sa buong Roman Empire o sa buong imperyo ng Roma. At ang unang simbahan ay lumago ng higit pa sa mundo ng mga Hudyo dahil ito'y umabot pa sa mga Hentil. Kaya nga siya ay binansagan na apostol para sa mga Hentil. Higit pa rito, ang mga binhing itinanim ni Pablo sa pamamagitan ng pagsulat ng kanyang mga liham ay nagresulta sa bilyong-bilyong buhay na nabago kasama ang aking buhay, kasama ang iyong buhay. Kapag meron kang pinagdadaanan ng kahirapan, pag-uusig, pananakit, dahil sa iyong pagsunod kay Kristo, napakagandang pagkunan ng encouragement ang mga liham ni Apostol Pablo. At isipin na ang anumang lakas o pananaw na makukuha natin sa mga liham na ito ay bunga ng mga paghihirap na dinanas ni Pablo. Kumbaga, siya ang dumaan sa mga pagsubok na ito, siya ang dumanas nito. Isinulat lang niya ang kwento sa kanyang mga pinagdaanan. At ngayon na binabasa natin, tayo ay nakikinabang, lalo na kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, pero sa kabila ng ating pagsunod, ay dumadanas tayo ng iba't ibang kahirapan, pag-uusig, pagtataboy, pananakit, pagpapahiya, kung ano man ang pwede nating danasin. May nauna nang dumaan, may nauna nang nakaranas ng mga ito. At ang kanyang kwento ay naging inspirasyon ng maraming mananampalataya at hindi na nga mabilang ang maaring napagpala sa kanyang mga kwento. At iyon ay mga kwentong totoo, hindi po ito kwentong kutsero o kwentong barbero. Napagtanto mo ba kung gaano kahalaga ang iyong buhay? Ano man ang iyong pinagdadaanan dahil sa iyong pagsunod, ang mga taong makakaalam niyan ay mapagpapala din. Huwag magpalinlang sa kasinungalingan ni Satanas nang iyong pagdurusa o pagsunod ay walang halaga. Hindi po totoo yun. Ang iyong pagdurusa dahil sa iyong relasyon kay Kristo, ang iyong pagdurusa dahil sa iyong pagsunod kay Kristo ay kailanman hindi nawalan ng halaga. Ang iyong katapatan sa Diyos ay hindi masasayang. Amen? Hindi alam ni Pablo kung gaano kalawak ang bungang ibubunga ng Diyos sa pamamagitan niya o sa pamamagitan ng kanyang matatag na pagsunod. Hindi mo rin masusukat kung paano ka gagamitin ng Panginoon. Kaya huwag kang masiraan ng loob, huwag kang mawalan ng kalakasan sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito, ang lahat ng ating pagdurusa kung magtitiis tayo, ang lahat ng ating pagsunod kung hindi tayo magsasawa, ay magkakaroon ng bunga. Maaring hindi sa ating panahon na aanihin ang bunga nito. Maaring ang bunga nito ay pakikinabangan na ng mga susunod na henerasyon. Panatilihin ang iyong pagtuon sa mga bagay na walang hanggan, hindi ang mga paghihirap ng buhay na ito. Amen? Doon tayo mag-focus. Ano ba ang resulta
ng lahat ng ating pagtitiis, hindi sa buhay na ito, kundi yung impact na dadalhin sa mga susunod na henerasyon. Purihin ng Panginoon. The fruit of perseverance. May bunga po ang lahat ng ating pagtitiis. Maaring hindi natin matitikman na sa ating panahon dahil kapag namunga na, wala na tayo. Pero meron at meron mga taong makikinabang kung hindi tayo magsawang magtiis sa panahon na tayo sinusubok at huwag tayo magsawang sumunod sa mga panahong parang ayaw na natin. Amen? Praise the Lord. Samahan niyo po ako sa ating prayer declaration. Sabihin natin, Father God, we don't underestimate the impact of your faithfulness on future generation. Thank you, Lord. Amen. One more time, say, Father God, we don't underestimate the impact of your faithfulness on future generations. Thank you, Lord. Amen and amen. At tayo po ay manalangin. Lord God in heaven, maraming salamat sa aral na aming tinanggap ngayon. Nunawaan namin na itong lahat ng aming pagsusumikap, pagtitiis, pagtitiyaga, sa lahat ng pag-uusig, pananakit, at anumang pwedeng resulta ng aming pagsunod, kailanman hindi mawawala ng kabuluhan. Maaring hindi na namin matikman ang bunga nito sa aming panahon, pero for sure, maraming makikinabang sa susunod na henerasyon. Salamat po ang pagpapala ng inyong salita ay tinanggap namin sa umagang ito. Sa pangalan mo, Jesus, amen and amen. Salamat po ng marami sa daan-daan at libu-libong sumusubaybay sa ating daily devotional. Salamat na hindi kayo nagsasawa. Well, ang salita ng Diyos ay hindi pinagsasawaan. Amen? Masarap lagi. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. At salamat din po sa 46. Dumadagdag po yung ating mga subscribers. 46 na po ang ating subscribers. Dito na yung ating monthly supporters. Yung ating stars ay parang na hold uli. Wala uli tayong mga stars. Hindi ko po alam ang plano ng Facebook. At salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Again, bago ako magpaalam, nais ko pong anyayahan kayo. Meron po kaming simbahan dito po sa Hong Kong, Jesus the Living Gospel Church, Hong Kong. At kami ay nasa tatlong sites. Sa dito po sa Wan Chai, Hong Kong, sa Central, Hong Kong, at sa Sha Tin, Hong Kong. At yan po ang mga addresses at mga sumusunod na mga schedules. Meron din po kami sa Manila. Ito yung matatagpuan sa 6th floor ng Tayuman Commercial Building sa Tayuman Street Corner, Anacleto Street, Santa Cruz, Manila. Ang landmark po niyan ay yung land bank sa Tayuman LRT Station. Makit lang po kayo sa 6th floor. At nandun po ang gawain ng JLG Manila. Meron din po sa Cubao, ha? At ito ay malapit sa Partas Bus Terminal. Ang JLG Cubao. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong patuloy na pagtangkilik. Purihin ng Panginoon. At umaasa tayo na ang pagpapala ng Diyos ay maranasan natin. Ayan po, mas malaki po yan.
yung ating material. Baka hindi nyo po kasi mabasa. Kaya nilakihan ko po. So, maraming salamat at umasa tayo bukas po. Lobi ng Panginoon ay magbabalik po ang inyong lingkod. Amen. Para sa ating Saturday broadcast ng Daily Devotional. Pastor Rene Alog po, ako'y umaasa ng pagpapala ng Diyos ay habul-habulin kayo. Amen. God bless. Shalom.